Hello everyone, welcome back sa ating vlog. So today guys, June 3, 2024, merong magandang balita galing sa Alberta. Kasi kung maalala nyo, pinos nila noong February 2024 yung Alberta Immigration Pathway. So during those time, walang mga bagong applications ang tinanggap ng Alberta. So pre-process lang nila yung kanilang mga backlogs. Kabilang sa na-post noon is yung AOS or yung Alberta Opportunity Stream. Ito kasing AOS guys, ang pinakasikat na pathway dito sa Alberta, lalo na sa mga international student na hindi sila nakukuha sa express entry ng federal at saka express entry ng Alberta. Ang good news nito guys, nilift na nila yung suspension doon sa Alberta Advantage Immigration Program or AAIP. Ibig sabihin, magdodraw na ulit sila or mag-a-accept na ulit sila ng applicants for AOS and other programs under this PNP nomination. Pero meron lang konting mga changes, no? Kasi before, walang limit yan guys, kahit ilan yung mag-apply during a certain period, i-accept lang yon ni Alberta kapag kompleto yung documents mo and ma-meet mo yung eligibility. Pero ang problema, di ba, meron kasi silang cap ng certifications or mga PNPs na ini-issue sa mga individuals. So this year, ang cap nila, ang sabi nila dito is 9,750. So with the old rules kasi guys, kahit 30,000 yung mag-apply guys, wala silang limit. Kaya nila temporarily close noong February yun para magkaroon ng reform doon sa processing ng applications ng mga AOS and other programs under this PNP. So ang keynotes na nakita natin dito sa news release nila guys, magkakaroon na nga ng limit every month yung intake ng mga programs na ito. So ibig sabihin, paunahan na guys yung pag-a-apply ng Alberta PNP dito sa Canada, maliban na lang sa express entry. So yung mga keynotes guys, sabihin ko na lang dito sa inyo, important facts, sabi dito, applications will be accepted on 7 dates of the remainder of 2024, once per month. So dahil nga June, July, August, September, October, November, and December, 7 months and 7 applications na lang i-open nila for 2024. Ang kagandahan, June 11 pa yung next na opening ng applications nito. So you still have time para i-gather lahat ng documents ninyo para nang sa ganun, pagpatak ng June 11, makapag-apply kayo kaagad. So sabi dito, each month, a specific number of applicants will be accepted. And sabi pa nila, when the target is reached, no further applications will be accepted until the next date, which is next month ulit. And meron din silang paalala dito guys na applicants and prospective applicants should visit regularly for the most current information doon sa AAIP. So maglalagay ako ng link sa description natin kung saan nyo pwedeng i-monitor ito. Ngayon, tignan natin yung breakdown guys nung 9750, no? Or yung applications. Kasi naglabas din sila ng table wherein in-specify nila yung mga programs guys and kung kailan yung draw nila or kailan mag-o-open yung application and kung ilang applications ang tatanggapin nila. So for example dito, sabi dito guys, ang pathway na AOS o yung Alberta Opportunity Stream, sa June 11, 430 applicants lang po ang papayagan nila. And then sa July, aakyat ng 444, tapos 430 ulit, 444 hanggang December 10, 2024. Ngayon, ang inalat nila sa express entry, yung accelerated tech pathway, 30 sa June, 50 sa July, then 50 hanggang sa December na. Sa rural renewal stream naman, 145-160 salitan siya. Tourism and hospitality stream naman, 130-143 salitan hanggang December. Sa mga hindi nakakaalam, no, yung tourism and hospitality stream, ito yung bagong stream na nilabas nila nung February din or starting March. Kasi nung in-announce nila yung suspension nung AAIP, naglabas naman sila na pwedeng mag-apply under this tourism and hospitality. Pero ang problema nun guys, ang bilis din naubos nung slot nung stream na yon. So yan nga, sinasabi na nila na this June 11, mag-a-accept ulit sila ng 130 applicants for that stream. So ang approximate application intake total is 735, 797, so on so forth hanggang December. So yun yung mga changes doon sa AOS, no? It's a good news para sa mga nag-aabang, no? Buti na lang hindi talaga nila pinatagal din ng, as in sobrang tagal, no? Kasi alam ko din may mga work permits din dyan na malapit na mag-expire yung work permit nila tapos AOS lang yung inaasahan. So ang tip ko sa inyo guys, make sure na kompleto na lahat ng documents ninyo and mag-ready kayo sa June 11 na application. Hindi nila sinabi or hindi ko pa nahanap kung anong oras exactly mag-o-open yung June 11, no? Pero kung ako sa inyo guys, bisita lang kayo ng bisita dito sa
website ng Alberta para makita nyo yung announcement kung anong oras nilalabas. Pag wala silang sinabing announcement, guys, mag-ready kayo na June 10 ng hating gabi. Alam mo yun, June 10 ng 12:01. Alam mo yun, June 11 na pala yun ng 12:01. Alam mo yun, midnight. Dapat ikaw yung maunang mag-apply kasi nga pabilisan ng mag-apply itong pathway na ito. Hindi na parang dati na kung kailan mo na-achieve, pwede ka mag-apply anytime. So in terms of eligibility naman, no, hindi naman nagbago so far. As far as we know, no, hindi pa nagbabago yung eligibility requirements nila. So hapyawan lang natin ng konti yung eligibility requirements niya. No? So meron siyang 1, 2, 3, 4, and 5. 6 eligibility requirements, guys. Number 1 is yung residency work permit requirement. Sabi dito kasi, at the time of your application is submitted and at the time that AAIB assesses your application, you must have a valid temporary resident status in Canada that authorizes you to work in Canada. That is temporary work permit. So, yung temporary work permit na yan, guys, take note, hindi pwede dito yung open work permit. Ang mga pwedeng work permit dito is yung mga LMIA-based na work permit. And pwede rin dito yung mga PGWP. Pero kapag yung open work permit na, alam mo yun, spouse ka ng PGWP or spouse ka ng study permit holder, hindi ka pwede dito sa AOS. So next requirements is occupational requirements. Make sure lang guys na hindi ineligible ang occupation ninyo. Meron kasi silang listahan dito ng ineligible occupations wherein pag nandito ka sa industry or specific occupation na to, hindi ka pwedeng mag-apply ng AOS. So, pasadaan lang natin, ito yung mga judge, mga secondary school teacher, author and writer, musician, singer, etc., etc., etc. And itong AOS kasi guys, kaya to sikat din sa mga kababayan natin dito sa Canada. Actually, kahit hindi mga Pinoy, kaya siya sikat, is because of the occupation. Kasi guys, karamihan ng mga PR pathway, kailangan skilled job yung makuha mong occupation or job offer. Pero dito sa AOS kasi guys, tinatanggap nila kahit tier 0, 1, 2, 3, 4, or 5 pa yan. So kahit entry level yung position mo, basta pasok ka doon sa eligible occupations, ibig sabihin hindi nakalista doon sa ineligible occupations yung trabaho mo, you can apply under this program. Next na requirement guys is yung language requirement. So kailangan ito mag-take ka ng test or examinations ng English. So yung English test mo dapat either CELPIP or IELTS yan. And ang band mo kapag 0, 1, 2, 3 ang NOC tier mo, dapat at least meron kang minimum of 5 in each language skill. Kapag naman NOC 4 or 5 ka, minimum of 4 naman yung kailangan mo or CLB 4. Sa education requirement naman guys, maliban sa mga PGWP holders, kasi kapag PGWP holder ka, kailangan graduate ka dito sa Canada ng diploma, ganyan, or certificate na 2 years. Kaya for other applicants other than PGWP applicants, minimum of high school equivalency daw dapat sa Canadian standard. So para malaman mo kung high school equivalent yung pinag-aralan mo, dapat magpa-assess ka sa mga assessing body like WES or ICAS or other bodies na nag-a-assess ng ECA. Tapos dapat yung ECA assessment ninyo is for immigration purposes. Next is yung work experience requirement. So ito yung isa sa pinaka-importanteng factor sa pag-apply ng AOS, no? Ang sabi dito, a minimum of 12 months full-time experience in your current occupation in Alberta within the last 18 months. Tapos sabi naman dito, a minimum of 24 months of full-time work experience in your current position in Canada or abroad within the last 30 months or both. This work experience can be a combination of experience gained in Alberta, in Canada, outside Alberta, or abroad. So sa mga PGWP holders naman, hindi nyo kailangan magantay ng 12 months, guys. Kailangan lang ninyo ng 6 months full-time work experience in your current occupation in Canada or in Alberta within the last 18 months. Tapos, last requirement, guys, is eligible job offer. Kailangan makakuha rin kayo ng eligible job offer ninyo. Ano ba ibig sabihin ng eligible job offer? Dapat daw continuous paid work, full-time work, and ang definition ng full-time is minimum of 30 hours per week, employment of 12 months or more, work in your current occupation. So, yung job offer dapat na makuha mo is your current occupation kapag nag-apply ka. So, yun yung mga requirements guys for AOS. I suggest na puntahan nyo yung website ng AOS, no? Basahin ninyo maigi kasi meron pa naman kayong more than 1 week para i-prepare lahat ng documents ninyo. So, dun sa website din na ilalagay ko sa baba guys, nandun din yung mga documentary requirements kung ano ba yung mga kailangan ninyong i-present. Gaya nga ng sabi ko, dapat meron kayong job offer, meron kayong credential assessment, meron kayong IELTS or CELPIP result, meron kayong employment verification para dun sa experience ninyo.
yung TOR nyo dito sa Canada, kung dito kayo graduate, and so on and so forth. So ayan nga, with this announcement, no, I hope na nabunutan ng tinik yung mga kababayan natin dito sa Canada, no, or specifically dito sa Alberta, no, kasi nga nung sinuspend talaga nila yung AAIP, madami talagang medyo nag-alangan, ano na ba yung next na gagawin, ano na yung pathway na pwede nilang kunin. Pero yun nga, in-explain naman ng Alberta before na magre-reform lang sila, hindi nila in-stop yung mismong AOS, no, ni-reform lang nila. Pinaganda lang nila yung process, and yun, hopefully makapag-submit kayo on time and makuha nyo lahat ng documents ninyo. So yun lang for today's video, guys. I hope na matulungan kayo nitong video na to para makapag-apply kayo. So yun, thank you so much, guys. Again, this is Edwin from The Race Canada Vlog. Always remember to stay humble and always stay focused sa mga goals. So yan, I'll see you sa next vlog, guys. Bye-bye!